iba ang ipinakita dito ng TNC. May certain degree of flexibility para side ng TNC. Yung ginagawa ng TNC, kanina pa sila todo in your face sa side ng Omega. Yung nakuha at Karina. Eh. Parang tinrade nila. Sige, inyo na yung isang kill. Amin naman dito yung Turtle and si SDZYZ. Ganun pa rin eh. Kuha pa rin siya ng jungle instead na sumama doon sa mga skirmish na pwedeng mangyari. But onto the gold lane, similar pa rin. Pero ang umiikot ngayon for Yasuo would be Benthinks and SDZYZ. Doon naman tayo. Nagkaroon tayo ng shifting in terms of the movement of Escalera and even Benthinks. Kung kanina si Escalera nakatambay sa may gold lane, ngayon naman minamaximize nila yung possible poke. Oh! Benthinks dito gumamit na ng kanyang flaker at gumamit ng ultimate. Pero merong Purify coming up from eto, Max Kamuntika na ang mapilit ang laban dito. Alam mo, Santi, ito pa isa napansin ko doon sa pagkamis. Eh talagang pinipilit na side ng TNC na gumamit ng resources todo-todo dito. Yung side ng Omega, para kahit papano eh, hindi sila handa in terms of fighting for objective. Jack No caught in between. Inevitable na natutumba siya doon. Now, in terms of map control, you can see that TNC is leading in terms of the turtles, yung mga objectives na yan. And napakalaking boost para sa isang Karina. And given the fact na may mage killer sila, this is going great for them. Dito pa lang sa Ryzen! And Ryzen goes down. Hindi sila magdadalawang isip. Again, TNC, nandun na naman sila sa kanilang adjustment as a team. Kanina yung side ng Omega, naka-focus sa may bottom lane na taking the outer turret energy shields. Ngayon, nagbigay na naman sila ng support kay Yasuo. And it's about them adjusting sa pinaka binibigay sa kanila na sitwasyon ng Omega sa ating laban. And just look at that connection. Sinipa at dinikdik sa pader. Yun yung nangyari doon kay Chaknu. And they will get another turret. Todo mapa, todo objective. Benthinks, nandun sa may pinakadulo, pero makukuha ng OMG, yung kanila first turtle, nandun sa may pinakalikod. Ryzen dito getting the kill on that show, pero may trunding sagot dito yung side ng TNC. So, ibig sabihin, kailangan dito ng side ng Omega na mauna doon sa pwesto in terms of team fights. Considering na meron silang Eve, na meron silang show sa side ng TNC, I think that is the perfect way to deal with things. Pero nauna na naman ng TNC. Nagsasalita pa lang ako na kailangan mauna ng Omega. Nandun na ang TNC. Pero nakikita mo naman dito, will that fight them? Mapapakusahan ba sila dito? Chakno, ang ganda na pagkakagamit niya ng ultimate doon. Pero SD gets the kill on Ruby. Chakno dito down. Ryzen next ang tutumba. Renjo sa may pinakalikod. Tingnan natin, hinabol niya yung dalawa. Yasuo dito nakapag-dash out. Pero tinamaan ang hula ko. Triple kill para kay Karina. And wow, TNC. Kahit papano, nakahanap ng opening yung Omega doon, pero dahil nga sa innate lead na meron sila against Omega, yun yung ginamit nilang leverage para may panalo yun at mabalik yun sa kanilang pabor. Si Yasuo sa may bandang likod, kaso nga lang si SDZYZ pa rin yung trumabaho doon sa mismong clash at tumawid-tawid na naman. TNC again with that perfect plan and execution against Omega. Ang ganda ng pagkaka-zone out ni Benthinks, super commend doon sa naging positioning niya earlier. And even si Chuck Nuragi ngayon, yung nadidribble ni kumparing Benthinks natin. It doesn't mean na nakuha nila ni Lord at that moment, talagang ang pakay na nila ay tapusin na yung laro. Yes. Ang gusto na nilang gawin dito is talagang gawing maliit yung mundo ng side ng Omega, and they're doing that perfectly. Ang pinaka magiging strength nila dito is kung paano again makakapag-zone out si Benthinks against the players of Omega. Paunahan na lang kumbaga kung sinong tatapak sa linya sa patintero. Now, looking at it, yung TNC dito, ni-utilize sila yung kanilang range advantage. What are the range advantages na meron sila dito? Meron sila kay Yasuo, meron sila kay Escalera. Yun yung ginagamit sila. Jack no dito going down. Renjo, siya ang hinahapol dito ni Yasuo. Oh my and a God. Few more hits. Tumba si Renjo dito, XB lane. Kailan ka, nahuli siya kay Lulit Manipulation. Eto Max sa may pinakalikod. Oh. And the target, the sniper. Dalawang bala lang siya.
Ryzen na lang ang natitira and ginamit nila yung opportunity na magdedepensa si Ryzen just because of the pressure ni Kram kanina na nagki-clear siya ng minion waves even before the clash happened, and now na meron silang minion waves, pwede nilang diretsuhin dito sa mid lane. Medyo matagal-tagal pang darating ang mga tropa ng Omega, so kakayanin niya ba? Ryzen, will he rise up to the occasion? It doesn't seem so as TNC secures this series with a 2-0 victory. TNC, nice G literal with a clean sweep. A good performance.